Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. Anthony Davis at Westbrook dapat umanong pasok sa All-Star. At mabilis ang update sa ilan sa mga games natin sa araw na ito. Yan ang pag-uusapan natin ngayon mga kaibigan. Unahin natin ang mga pahayag ni Coach Frank Vogel tungkol sa NBA All-Star Reserves. Dahil kahapon nga ay inanunsyo na ito at wala nga dyan ang dalawa sa mga pinakakilalang players ngayon sa NBA na si Russell Westbrook at Anthony Davis ng Lakers. Ayon kay Vogel ay nagulat umano siya na wala ang dalawang player na ito sa All-Star at obviously daw ay sa palagay niya ay dapat nakasali ito sa West All-Stars. Well, madami nga ang hindi sumang-ayon sa mga statement na ito ni Coach Frank Vogel dahil mas magugulat nga daw ang mga fans kung tatlong player ang makakapasok sa All-Star para sa isang team na nasa 9th spot ng West habang dalawa lamang ang makakapasok sa number 1 team sa buong NBA na Phoenix Suns. Bagamat sa palagay ko ay all-star caliber talent ang tulad ni Anthony Davis at Russell Westbrook, sa tingin ko ay tama naman na isa lang ang napili sa Lakers sa all-star dahil sa kanilang record ngayong season. Sa mga nakaraang taon nga ay nagkakaroon lamang ng tatlo o higit pang all-star sa isang team tuwing nasa tuktok ito ng standings. Tulad ng Detroit Pistons noon, Boston Celtics, Miami Heat at Golden State Warriors. Kayo ba mga kaibigan, sang-ayon ba kayo sa pahayag ni Coach Frank Vogel na dapat umano ay All-Star si Anthony Davis at Russell Westbrook ngayong season? Ngayon ay tumungo naman tayo sa ating mga quick game updates. Dikit na panalo para sa Cleveland Cavaliers laban sa Charlotte Hornets sa score na 102-101. Nanguna dyan ng 29 points at 22 big rebounds si Jarrett Allen at 25 points, 9 rebounds si Kevin Love. Panalo din ang Chicago Bulls laban sa Indiana Pacers sa score na 122-115, 36 points at 17 rebounds si Nikola Vucevic, 31 points, 5 rebounds at 7 assists si DeMar DeRozan, at 15 points, 14 assists naman kay Ayo Dosunmu. Panalo din ang Boston Celtics laban sa Detroit Pistons sa score na 102-93, nanguna dyan ang 24 points at 9 rebounds ng All-Star na si Jason Tatum. Big win naman para sa Toronto Raptors laban sa Atlanta Hawks sa score na 125-114, 33 points, 9 rebounds si Pascal Siakam, 26 points, 11 assists si Fred VanVleet, 19 points si Gary Trent Jr. at 16 points, 9 rebounds naman si Scottie Barnes. Panalo din ang San Antonio Spurs laban sa Houston Rockets sa score na 131-106, 28.7 rebounds si Caldon Johnson at 19.7 rebounds and 11 assists naman si DeJounte Murray. Pinatikim naman ng Utah Jazz sa Brooklyn Nets ang kanilang ikapitong sunod na talo sa score na 125-102. Nagtala si Donovan Mitchell ng 27 points at 6 assists sa kanyang pagbabalik. Sa game na ito ay hindi nga nakalamang ng kahit isang beses ang Nets at umabot din sa 34 points ang biggest lead ng Utah Jazz. May dalawang laro pa tayo sa araw na ito na hindi pa tapos at yan nga ay ang Dallas Mavericks laban sa Philadelphia 76ers at Portland Trailblazers laban sa OKC Thunder. Nahinto nga mga kaibigan ng 44 minutes ang game ng Mavs at Sixers dahil sa hindi pantay ang ring at ang backboard. Sinubukan itong ayusin ni Boban Marjanovic ngunit hindi ito naging epektibo. Ganun pa man matapos ang almost 1 hour ay napalitan na ang backboard at nagpatuloy din ang game. And still ongoing nga ang game na ito habang ginagawa ko ang video na ito. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Salamat po.